si Ninyo Barsaga, ito po ay hindi nila maikakaila na talagang tunay na DDS. Kasi alam po ninyo, ito pong si Ninyo Barsaga, hindi pa po nagpapahayag ng pagkandidato sa pagkapangulo. Itong si Rodrigo Duterte noong 2016 ay agad na po itong miyembro ng tinawag nilang Rodrigo Roa Duterte for National Movement yata ang pangalan. Ano? Originally, DDS po ito. At alam naman po natin na samot-saring mga kaso ang inabot po nito para lamang ipagtanggol ang Duterte administration. Kasi naniniwala siya na kung sino po ang itinalaga ng taong bayan, dapat suportahan ng taong bayan. Meron na tayong pangulo. Tapos na po ang halalan. Natapos ang halalan noong 2016, kaya kahit hindi ko binoto si Rodrigo Duterte, sinuportahan ko siya. Pero ngayon 2022, tapos na ang halalan, nanalo po si Pangulong Bongbong Marcos, yet itong mga DDSits na ito ayaw pong suportahan si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Kasi yung kanilang gustong iupo, ang aga-aga pa lamang, yung si Sara Duterte kaagad, mga sakim sa kapangyarihan. Gusto Duterte, pagkatapos Duterte muli, nakaupo Marcos. Ngayon, napakakapal ng pagmumukha nitong Department of Education Secretary natin. Kasi bakit? Sa kabila ng pag-iwan sa kanya, pagtalaga sa kanya bilang caretaker, pinagkatiwalaan siya ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, pumunta doon sa rally kung saan ang rally na yon every now and then nananawagan ng pagbaba sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos bilang Pangulo ng Bansa. Kung merong delikadesa ang isang tao, hindi siya pupunta doon. Ngayon, dahil wala ngang delikadesa, sana naman magbitiw ka na sa panunungkulan mo bilang kalihim ng Department of Education. Puntahan po natin ang latest vlog nitong si Ninyo Barsaga at reaksyonan po natin ang kanyang mga sinasabi po dito. Alam niyo ang ating Vice President ngayon na si BP Sara ay DepEd Secretary din. Umalis po si Pangulong Bongbong Marcos para makipag-dialogo, makipag-usap sa mga negosyante sa iba yung dagat. Di po ba? Oh, nadidinig nyo ba yon? Nilalait-lait nyo itong si Ninyo Barsaga. Kung makapagsalita kayo sa kanya, wagas. Sasabihan nyo pa na baliw yung tao. Pero alam nyo ba kung anong uri ng kabaliwan ang nakikita ng tao ngayon? Yung ginagawa ninyo. Kasi itong si Ninyo Barsaga, tama yung kanyang sinasabi. Ang ating Pangulo, hindi naglalayas. Hindi, pasyal-pasyal pala. Ha? Hindi lamang papasyal-pasyal. Siya po ay nagtatrabaho, nagsusumikap para po ang ating bansa mapabuti at ang buhay ng mga Pilipino mapabuti. Pero dahil nga po nagpapaniwala kayo sa mga sinungaling na tao, katulad nung munti ka na yatang ma-stroke nung nakaraang araw doon sa rally, nagkautal-utal, sabi papasyal-pasyal daw si Pangulong Bongbong Marcos, ganun tuloy yung nagiging paniniwala ninyo. Hindi nyo tinitingnan na napakarami sa loob pa lamang ng almost 2 years na panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos ang nagawa nito. Yet, hindi nyo matanggap kasi nilalamon kayo ng inggit, ng galit at ng inyong kasakiman sa kapangyarihan. Ang aga-aga gusto nyo kagad iupo ang isang Duterte na naman sa palasyo diyan sa Malacanang. Ngayon, nung umalis po siya, mula na naging Pangulo, itong si Pangulong Bongbong Marcos, buo ang tiwala niyang binibigay, buong tiwala niyang pinagkakatiwalaan itong Vice President na si BP Sara. Sa paraan, siya paparati ang nilalagay bilang caretaker or OIC ng ating bansa. Di ba? Siya ang nilalagay bilang caretaker, OIC. Pero nung mga past, okay ang ginagawa niya doon. Pero ngayon, itong ginawa niyang paglutang sa rally na kung saan may panawagan ng resign Marcos, di ba? Ang panawagan ng rally niya sa Loton, panawagan nila mag-resign na si Bongbong Marcos, di ba? At ang ipalit daw ay itong si BP Sara. Magugulat tayo, biglang lulutang ang ali doon. Hindi man siya nagsalita, pero nagpa-interview siya sa mga media doon. Hindi ba isang katarantaduhan, isang kagaguhan ang ginawa ng taong ito? Di ba?
ang dapat dito tanggalin na bilang DepEd Secretary, mga kaibigan. Pangalawa, mali pa, hindi ko alam, may mga kumakalat po ngayon, mga kaibigan, na mga litrato na kung saan ang mga litrato. Ako, nag-a-agree ako sa sinasabi nitong si Ninyo Barsaga. Kasi ito yung patunay, mga tol. Oh. Panoorin po ninyo ito. Sinabi ko nga, meron sila parang script, kumbaga, na kinokopya. Parang gusto nilang palabasin na si Inday Sara ay isang corrupt, abusado, taksil, na murderer, na warlord. Di ba totoo yun? Nagtatanong kami. Kasi yun ang sinasabi sa iyo ng mga witness diyan sa International Criminal Court. Particular itong si Arturo Las Cañas. Ang mga tiga-suporta ni Pastor Apollo Pibuloy, ipapasalamat kami sa inyong suporta sa aking opisina. Pinakita ko lang sa inyo yung ebidensya ng sinasabi nitong si Ninyo Barsaga na siya'y nagpunta doon sa rally kung saan nananawagan ng pagbibitiw para sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sino-sino ba ang mga naging speaker doon? Sina Glenn Chong. Glenn ba pangalan niya o Glenda? Kasi walang lalaki na mananampal ng babae. No? Si Rodriguez, Vic Rodriguez, itong si Rodrigo Duterte, ang tinanggal na sekretary ng PCO na si Trixie Cruz Angeles, si Harry Roque, si Panelo, yung mga senador na sina Bongo, Robin Padilla, Ronald De La Rosa, nandun din si Philip Salvador, sino pa? Si Jeffrey Celis, si Lorraine Badoy, si Maharlika, halos lahat po iyan, except doon sa mga senador, na nawagan ng pagbibitiw ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tapos, pupunta ka doon sa rally na yon. May mga pangatwiran, sabi, hindi naman daw yan alam nitong si Sara Duterte. Napaka-imposible. Katangahan kung hindi mo alam na yung rally pupuntahan mo ay nananawagan ng pagbibitiw sa Pangulong Bongbong Marcos kung saan ikaw ay miyembro ng gabinete nito. Kung saan ikaw ay itinalagang caretaker nito habang yung tao nagpapakahirap para maghanap ng makakasama po natin na tutulong sa ating bansa at magtatanggol sa ating bansa. Katraiduran ang bagay na yan. Kaya tama lamang itong panawagan nitong si Ninyo Barsaga na magbitiw ka bilang kalihim ng Department of Education. Atong kumakalat ay nakalagay doon po sa mga pampublikong iskwinahan na kung saan ang panawagan po doon sa tarpaulin ay ito po ang panawagan. Sa payan, yung mga tarpaulin na yan, bakit napunta sa premises ng pampublikong paaralan na supposedly under your watch? Bakit pinahintulutan iyan ng principal? Dapat papanagutin mo yung principal na nagbigay ng approval para yung mga poster na yan mag-appear doon sa kanila at makita pa ng mga mag-aaral. Hindi yan tama. Ang pampublikong paaralan ay para sa edukasyon ng kabataan, hindi para sa politikal na paniniwala. Mga kaibigan, ha? Pakita ko po sa inyo. Ito po yung panawagan nila sa mga public school. Ayan o. Yan. Justice for Pastor Apollo Quiboy. Iskwilahan po yan. Pag-aari po ng gobyerno. Bilang DepEd Secretary, imbestigahan mo bakit nagkaroon ng tarpaulin sa mga pampublikong iskwilahan na kung saan ang binabandera doon ay pabor kay Quiboy na kung saan may kasong human trafficking at pangahalay. Pero malamang sa malamang, ang panawagan natin na imbestigahan, hindi gagawin niya ni Sara Duterte. Kasi nagsalita na siya ng pagsuporta dito kay Apollo Quiboy at naniniwala siya na hindi yan ginawa nitong si Apollo Quiboy.
Pero dapat yung kung sino man yung principal na pumayag dyan, managot. Sana nga makilala yan ng mga vlogger eh, para maipangalan natin. Sana makilala yan ni Ninyo Barsaga, pangalanan natin yung principal ng paaralan na yan na nag-allow sa mga ganyang uri ng poster na mapunta sa premises nila kung saan, eh alam naman natin na hindi po yan ordinaryong prayer rally. Political po ang nangyari doon. At higit sa lahat, yung iba nga doon nag-commit pa ng paglabag sa batas. Ako, naniniwala ako na yung mga sinambit nitong si Jeffrey Celis ay equivalent na po for inciting to sedition. Pero ganun pa man, tingin ko di yan papatulan ng gobyernong ito. At ikaw naman, VP Sara, hindi ko sinasabi na pinapayagan mo yan, ha? Hindi ko sinasabi, ha? Kasi nagtataka ako, bakit nagkaroon ng mga tarpulin-tarpulin? Panagutin mo ang principal ng eskwelahan na yan. Ang nandoon, mga kabataan na walang kaalam-alam sa usapin politika, walang puwang, walang kaisipan sa nangyayari sa politika. Bakit mo hinahayaan na magkalat ang mga tarpulin na to? Hindi kaya gawa to ng mga tao rin kalaban mo na nagpapakalat ng ano ron? Nagtatanong lamang ako, madam. Ngayon, kung wala kang kinalaman dito, ang challenge ko sa iyo, VP Sara, panagutin mo. Panagutin mo ang mga taong nasa likod na nagpapakalat ng tarpulin na yan sa mga pampublikong eskwelahan. Dapat pinoprotektahan ninyo ang kabataan. Dapat nilalayo nyo ang mga kabataan sa usapin ng politika. Dapat ang nakikita ng kabataan sa loob ng eskwelahan ay yung may pakinabang. Nilalait-lait nyo si Ninyo Barsaga, pero mas tama ang iniisip niya kaysa sa inyo. Anak ng teteng, lalo yung mga nagsasabi na baliw itong si Ninyo Barsaga. Sino ngayon ang baliw? Tingnan nyo naman ang katwira na inilalatag dito ni Ninyo Barsaga. Alam niya kung paano paghiwalayin ang edukasyon sa politika. Pero bakit hinayaan ng principal na yan na magkaroon ng mga ganong uri ng poster sa kanyang paaralan? Politika yun. Ha? Alam natin na hindi po yan usapin lamang kay Apollo Quiboloy. Alam natin na yung nangyaring prayer rally nila doon sa Manila, hindi po iyon basta lamang pagsuporta kay Apollo Quiboloy. Alam natin na yung kanilang mga panawagan doon ay pagpapababa kay Pangulong Bongbong Marcos and worse, paninira sa ating Pangulo at sa pamilya nito. Lintik kong siraan nila, partikular si First Lady Lisa, katulad nung abogadong gustong manampal. Anak ng tete, kalalaking tao ka, gusto mong manampal ng babae? Lalaki ka ba talaga? Sa kanilang pagiging bata, dapat ang itinuturo doon ay yung tama. Sabihin na natin, hindi pa verdict at hindi pa nahatulan si Quiboloy, pero may accusation. At ang pangit dito, isa kang vice president, ikalantaran ang pagsuporta mo sa isang taong inakusahan ng ganitong crime. Diba? Naniniwala pala kayo kay Quiboloy. Kaibigan nyo pala. Diba? Sinusuportahan nyo at sinasabi nyo matinong tao, mabait. Oh, itong tanong ko sa inyo, Robin Padilla, Senator Bongo, dating Pangulong Duterte, ikaw, VP Sara, at yung mga sila Harry Roque, sila Salpanelo, at sampo ng mga dating opisyal ng gobyerno na putak ng putak. Ha? Ito ang challenge ko sa inyo. Bakit hindi kayo umanib? Sarili yun ni Quiboloy. Ha? Bakit yung... Oo nga naman, naniniwala kayo kay Quiboloy. Bakit ayaw umanib dyan sa reliyon ni Quiboloy? Pero anyway, ayan naman ay katanungan lang nitong si Ninyo Barsaga. Eh kung ako naman ang tatanungin ninyo, eh ayoko nang sabihin kung ano kasagutan ko. Tuloy na po natin ang pakikinig dito, mga tol. Mga vlogger na atungal ng atungal, yung mga patay gutom na vlogger dyan. Ha? Yan. Yan sila BMR. Ha? Sino-sino ba itong mga vlogger na ito? Ang kilala ko lang dito, itong si mahilig manghingi ng Gcash. Parang ito yata yung isang nagtapang-tapangan na umakyat sa programa ko before eh.
nag-aamo ng debate, pero pagdating naman doon sa taas, eh, hindi debate ang hangad, kung hindi akusasyon laban sa akin. Ito pa, sino pa ba? Wala na akong kilalang iba. Anyway, tuloy tayo. Bakit hindi kayo mag-member ng simbahan niya? Bakit hindi kayo magpabautismo sa simbahan niya? Mabait pala yan. Matino. Malinis. Disiplinado. Bakit hindi kayo umanib sa simbahan niya at ipakita ninyo na tunay siyang matino? Ah, ba't hindi kayo sumama sa sekta niya? Tutol, pinagtatanggol niya yan. Di ba? Todo depensa kayo dyan. Ba't hindi nyo umanib sa reliyon niya? Sumama kayo para maging makatutuwanan na sinasabi niyong matino yan, na malinis yan, na mabuting tao. Napaka, alam nyo, para kasi sa isang mga public servant na napakataas ang posisyon sa gobyerno, hindi makatarungan na ikaw ay hayagan kaagad kakampi, particular sa isang taong inaakusahan ng serious na krimen. Mas maigi pa sana, hindi ka na lamang nagsalita. Mas maigi na no comment ka na lamang, total. Yun naman ang lagi mong sinasabi sa mga interviews mo. Lagi ka namang no comment. Pambansang no comment ka na nga kung ituring namin eh. Alam niyo, baka sabihin ninyo eh, kasinungalingan yung sinasabi ko. Yan po ay totoo. Ito pong vice presidente po natin, pambansang no comment po ito. Ha? Ipakita ko lamang po sa inyo yung video kung saan no comment lagi po itong presidente, vice presidente natin na yan. Ito po ah, pakita ko lamang po sa inyo. Pasensya na, ngayon ko lang naalala eh. Hindi ko nailagay kagad sa ating screen. Dito, sa video po na ito na makikita po ninyo, eh, pambansang no comment talaga itong si Sara Duterte. Kaya sana, mas nakatulong pa siguro sa kanya kung nag-no comment siya dito sa issue ni Kubuloy. Saying not to comment on the matter. Would you support po yung mga calls na gawin po mandatory na lang ang vaccination para din po makapag-prepare for in-person class? I won't comment. I won't comment. No comment na si Vice President Sara Duterte sa usapin ng confidential funds. Hindi misala na mag-no comment po. Thank you, Vice President. No comment, sir. Dapat po tuloy-tuloy ang pagbukas ng mga community united at ng ating ekonomiya. May pagkasyon. Mayor si Robin Padilla, talagang member na siya ng Unity Alliance sa Latin. He is a guest candidate of the Unity. Ngayon, hindi ba po sumasayot ng kapitulay LGBT during election and corruption sa mga no comment. Next okay, question. Comment po ng comment po sa bahay. Hindi sila saan ginagamit niyo po yung ay dito sa mga LGBT community dahil ng election daw. No comment. Ramang namin na Bongbong Marcos and I are doing good. We are okay in terms of our relationship, both personal and working relationship. Thank you for the vote of First Lady. Kasi yung recent yung departure, para marami nakapansin mo na sa parang may dead mahan daw. So, relationship with the University. Ah, yes. Apo, I have no comment. No comment. Sana yan ang ginawa mo, pero mas minabuti mo pang gamitin ang Office of the Vice President para magpahayag ng suporta dito kay Apollo Kibuloy. Ito yung pahayag mo. Mga kababayan, ako po ay nakikiisa sa panawagan ng pagpapairal ng batas at katarungan sa hinaharap na isyu ni Pastor Apollo Kibuloy at ng Sunshine Media Network Incorporated. Sa mga ginagawang pagdinig ay tila pinatawan na ng guilty verdict si Pastor Kibuloy kahit na nakabatay lamang ang pagdinig na ito sa mga paratang ng mga testigo na nagkukubli ng kanilang katauhan at hindi mapatunayan ang kredibilidad. Marami sa atin ang naniniwala na ang dinaranas ngayon ni Pastor Kibuloy ay isang pandrahas at hindi patas. Mas marami ang naniniwala na dapat sagutin ni Apollo Kibuloy sa Senado at sa Kongreso ang mga katanungan niya. Ay katanungan na ibinabato sa kanya. O kaya dito makikita ninyo na kung no comment itong si Sara Duterte sa mga interes na dapat nagkokomento siya, eh doon naman sa interes na hindi siya dapat nagkokomento, doon siya nagkokomment. Kaya kanino siya nagsiserve ngayon?
Para ba sa taong bayan? Para ba sa Pilipinas? I don't think so. Makikita natin na in this particular video, sineserve niya ang interest ni Apollo Quibuloy. Kaya tama lamang ang panawagan sa kanya nitong si Ninio Barsaga. Hindi niya magagawa. Ipakita ninyo na kayo i-member. Umanib kayo sa samahan na yan. Matino pala yan eh. Pero hindi yan ang issue dito eh. Alam mo, BP Sara, dapat alam mo ang lugar mo. Dapat iniingatan mo ang pagiging posisyon mo bilang Defense Secretary. Maselan yan, madam. Kasi hindi malayo. Nagnagawa mo na, ginawa mo nang sumama sa rally ng mga anti-government, anti-Marcos, na kung saan may panawagan ng pagbibitin niya, lulutang ka. Kapag, dapat ka pa bang pagkatiwalaan ng administrasyon na to? Dapat ka pa bang bigyan ng pagkakataon ng pagtitiwala? Hindi na dapat. Pero sana magkaroon naman ng bagong balitang maganda muli itong si Pangulong Bongbong Marcos. Alam na natin eh, na successful na naman yung kanyang working visit sa Germany. At ngayon, nasa Czech Republic po siya at successful na naman ito. Pero ang pinakamagandang balita siguro na madadala sa atin ni Pangulong Bongbong Marcos, kung pagbalik niya rito o sa mga susunod na araw, si back na bilang kalihim ng Department of Education itong si Sara Duterte. For me, hindi na. Diba? Kasi alam mo ang panawagan dyan? Patalsikin si Marcos, pagbitiwin si Marcos, tapos lulutang ka. Ang pangit yan, madam. Nasaan ang loyalty mo? Tandaan mo, madam, hindi ka Vice President ni Quibuloy. Vice President ka ng sambayanang Pilipino. Inilagay ka dyan para protektahan kami, kaming nakakarami, kaming mga Pilipino, para maging ligtas kami. Dyan ka namin iniluklok. Hindi ka niluklok dyan para maging ano ni Quibuloy. Kung meron kang personal na ano kay Quibuloy, personal mo sa kanya yan, pero ilayo mo ang pagiging vice president mo. Iba ang trabaho mo, madam. Ha? Ngayon, kung nagawa mo sa kanya kay BBM yan, na sumama ka sa mga anti-rally laban sa kanya, ipapaano pa kaya katiyakan namin sa inyo, madam? Eh baka mamaya sa susunod, may rally na naman na wala ang Pangulo. Tapos ikaw na naman ang OIC. Di ginawa niyo yan. Anong katiyakan pa namin, madam? Ha? Dapat sa'yo mag-resign ka na dyan. Delikadesa, madam. Ha? Nag-agree ba kayo kay Ninio Barsaga na itong si Sara Duterte dapat nang mag-resign sa Department of Education? Paki-comment nyo naman, mga tol. Kasi ako, agree ako dito. Sara should resign now as Department of Education Secretary. Magkaroon ka ng delikadesa. Magbitiw ka na sa panunungkulan bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon at panindigan nyo na ang pagiging oposisyon. Ah, total, sinasabi mo dati, hindi ka kapit-toko. Di ba? Hindi mo pangarap ang maging pangulo, hindi mo pangarap ang kinalalagyan mo ngayon. Ngayon mo ipakita na hindi ka kapitoko, bitawan mo ang DepEd. Pabayaan mo ang ibang mga tao na mas may kakayahan mamuno sa DepEd. Ha? Huwag mong hantayin, madam. Na, ay hantayin ko sa signal ng Pangulo. Huwag ganun, hantayin. Ikaw na ang magtusa kung may delikadesa ka. Ha? Ipakita mo na may delikadesa ka. Ha? Hindi yung gagamitin nyo pa ang tanggapan ng DepEd. Di ba? Nakakahiya. Sana may mag-file sana sa'yo ng impeachment sa Kongreso. Impeachment. Diyan allergic na allergic ang mga didishits. Kasi pag nangyari na ma-impeach itong si Sara Duterte, tapos na ang kanilang pag-asa na maging pangulo ito sa kasalukuyan hanggang sa 2028. Ganyang kasiba sa kapangyarihan itong mga DDCs.
Pero paano ba mai-impeach itong si Sara Duterte? Siyempre, ang proseso, kailangan merong individual na magpapile po ng impeachment sa Kongreso. At ano ba ang grounds for impeachment? Wala namang ginagawang paglabag sa batas so far si Sara Duterte. Perhaps breach of public trust. At tingnan natin kung paano yan makukonceptualize ng magpapile sa kanya ng impeachment. Pero yung 125 million pesos confidential funds, may mga nagsasabi na kung hindi ito maipapaliwanag talaga ng maayos, ngayon kasi nasa Korte Suprema yan, ng Office of the Vice President, pwedeng maging grounds po daw yan for impeachment. At aabangan din natin kung yung confidential funds ng kanyang opisina sa OVP at DepEd para sa taong 2023 ay nagamit sa tama. Sooner or later, lalabas po yan, katulad nung nangyari sa 125 million pesos confidential funds. Ha? Itong mga DDS Blanger, anong magagawa nito? Ha? Ha? Hindi naman itong mga DDS. Ito sila Judea, sila BMR, sila Bisda. Okay ng ina ninyo, hoy. Tapos na ang DDS Blanger nung panahon ni dating Pangulong Duterte. At ako, naging party ako dyan. Naging part ako ng kabuuhan ng DDS. Kayo, inaako yung DDS kayo, defender. Tang ina ninyo. Ha? Nahihibang na ba kayo? Ay, nako. Huwag kasi kayong mga panggap, mga DDS vlogger. Ito yung totoong DDS vlogger, oh. Pinagsasabihan kayo. Ha? Ha? Hmm? Tigilan ninyo yan. Ha? Oy! Oy, isang vlogger. Balita ko, minagahanting daw sa akin. Na... Anyway, personal issue na yan ng kaibigan natin sa social media na si Ninyo Barsaga. Kahit kami naging magkalaban initially sa politika nito, dahil ang sinuportahan nito si Mayor Isko Moreno eh. Hindi naman nasira yung kahit paano yung pagiging magkaibigan namin dito sa social media. Ang maganda ngayon, ito pong si Ninyo Barsaga lumalagay sa tama. Kasi ang halal ng bayan si Pangulong Bongbong Marcos. At bilang halal ng bayan at makatwirang Pilipino, dapat suportahan mo ito sa abot ng iyong makakaya. Hindi mo sisirain ang Pangulo. Dahil nasa Pilipinas ka, kapag ka merong hindi magandang nangyari sa Pilipinas, sino ang kawawa? Ikaw at ang iyong mga mahal sa buhay. Kaya maniwala tayo sa ginagawa ng kasalukuyang gobyerno. I-criticize natin kung merong mali. Pero wala akong nakikita ngayon eh. At kung meron man ang maling gawin, katulad po ng sinasabi ko sa inyo, papuputol ko po itong buhok ko. At hindi ko po susuportahan ang maling gawain na yun. Sa ngayon, wala akong nakikitang ganun sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi perpekto ang gobyerno. Maraming mga pagkakamali dyan. Pero hindi po yung kasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos. At ang mga pagkakamaling iyan, hindi po yan tinotolerate ng gobyernong ito. Unlike sa nakaraang administrasyon, ang daming sablay sa Bureau of Customs, sa Bureau of Corrections, sa Department of Health, sa Department of Education. May ginawa ba si Rodrigo Duterte? Wala. Nagbulag-bulagan siya, particular sa DOH. Ang lakas ng panawagan noon para pagbitiwin itong si Secretary Duque. Ano ginawa ni Rodrigo Duterte? Natapos na lang ang kanyang termino. Pero pinanindigan niya na walang maling ginagawa itong si Duque. Pero alam naman natin kung ano ang nangyari sa DOH. Anyway, maraming salamat sa lahat po ng mga nag-send ng super sticker. Kay Latesa, kay Elena Ilarde, kay Pangyaw, kay George Roldan, at kay Ibian Bell. Maraming salamat sa inyo pong lahat na mga manonood. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.